Kasama sila Kuya Bobot at Ate Leia Ocampo tuwing Sabado, alas 7:30 hanggang alas 9 ng umaga, dito lamang sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. For guidance and counseling, please call or text. For Globe subscribers, 0917-717-9934. For Smart subscribers, 0939-929-4709. Ang Kristiyanong Pamilya. Gusto mo bang mamasyal? Napuntahan mo na ba ang iba't ibang sugnok ng Pilipinas? Mahilig ka bang kumain ng kakaibang putahe? Gusto mo bang sumama? Tara, let's! At mag-travel wishlist! Tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 5:30 ng hapon, bibisitahin natin ang beach, bundok, lawa, hanggang bulkan! Titikman natin ang masasarap na putahe at kakanin kasama ang kakampi nyo sa himpapawid. Margo Dragonesa, ang babaeng dragon para sa travel wishlist! Dito yan sa DZME 1530, una sa kanan ang himpilang may paninindigan. Ikaw, anong bucket list mo? Kumentrenta sa 1530, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. 30 minutong walang humpay na komentaryo sa mga balita at isyu ng bayan. Ito ang Kumentrenta sa 1530. Broadcasting live sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alik, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Network News. Balitas 4 Balita mula sa pinagsanib puwersa ng DZME News Manila and affiliate stations. Narito ang mas pinalakas, pinalawak, totoo at dekalidad na balita. Ito ang Network News Balitas 4 Balita sa ulo ng mga pangunahing balita. Sa ating headlines, Pangulong Rodrigo Duterte magpapasya bukas kaugnay ng pagbabawas ng physical distancing sa public transportation. Gabriela Party List Representative Arlene Brosas nagpositibo sa COVID-19. Gobyerno naglaan ng 89.1 million peso para sa WHO Solidarity Trial ng potential COVID-19 vaccine sa bansa. At DepEd target na magpalabas na sa TV ng 130 lecture episode kada linggo para ipatupad na distance learning. Tropical Storm Leon inaasang lalakas pa habang papalabas ng bansa. Sa balitang ibayong dagat, mga gumaling sa COVID-19 sa buong mundo umakyat na sa 20 million. Sa kalakalan, 95.7% ng 4.1 trillion peso 2020 national budget ay labas na ng DBM. Sa palakasan, Denver Nuggets pasok na sa West Finals matapos ma-upset ang LA Clippers sa Game 7 ng West Semis. Sa ating balitang kalusugan, couple umag-asawa na nag-aalaga ng aso na tuklasang mas matibay ang relasyon ayon sa pag-aaral. At sa balitang showbiz, actress Ann Curtis muling gagawa ng pelikula sa sandaling makabalik ng Pilipinas. Tarang at bumangon at lumaban sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bayanihan ang kailangan natin ngayon. One Ginebra Nation. Isang tagayo. Never say die, one can never.
Drink responsibly. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Hineba San Miguel. Mula sa Hineba San Miguel, isang ganadong mensahe ng pag-asa, pagkakaisa at pangbagong sa new normal. Tayo ay magkaisa sa One Hineba Nation. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po, Sed Sarto. At ako naman, si DJ Josa. At narito na ang ating DCME 1510 Network Balita Alas 4. Tayo po ngayon ay sabayan na rin napapakinggan sa ilang himpilan ng Capital Broadcasting Center. Katuwang natin ngayon ang DXBC 99.1 Radyo Gugma FM sa Tandag City, Surigao del Sur. At sa DYAS 106.1 Like FM, Maasin Southern Leyte. DW City 1557 Radyo 1, Legazpi. At syempre dito sa ating punong himpilan, DZME 1530. Tayo po'y napapanood na rin sa DCME live streaming at si DCME Facebook Live Worldwide. Ngayon sa detalye ng ating mga naglalakihang balita. GME 1530 Network Balita Alas 4. Posibleng magpasya na bukas si Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa kontrobersyal na polisiya na pagbabawas ng physical distancing sa mga pampublikong transportasyon. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, nakapagbigay na ang Interagency Task Force ng rekomendasyon sa punong ehekutibo matapos ang 6 na oras na talakayan kahapon. Sinabi pa ni Roque na pinakinggan ng IATF ang mga argumento ng ilang medical experts kabilang na sina dating Health Secretary Manuel Dayrit at Dr. Antonio Danz ng Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19. Nilinaw din ng opisyal na patuloy pang ipatutupad ang pulisiya hanggat hindi pa ito binabawi ng chief executive. Noong Lunes, Setyembre 14, nagsimulang ipatupad ang pagpapababa o ang pagbaba sa 0.75 meters na distansya ng mga pasahero mula sa dating 1 meter. Mababatid na ipinagtanggol ng DOTR ang kanilang guidelines at sinabing bata ito sa research at simulation. Ikinagulat ng Metro Manila Council ang pagbabawas ng physical distancing sa mga pampublikong transportasyon. Ayon kay MMC Chairman at Parañaque City Mayor Edwin Olvares, tinalakay ng mga alkalde at ng mga interagency task force sa isinagawang teleconference noong Linggo ang kautusan ng Department of Transportation. Ngunit giniit ni Olvares na hindi nagkakaroon o nagkaroon ng proper o maayos na konsultasyon sa 17 Metro Manila mayors. Naniniwala ang MMC na dapat pa rin panatilihin ang isang metrong layo ng mga pasahero dahil hindi sapat dapat isakripisyo ang kaligtasan ng mamamayan para sa pagbubukas ng ekonomiya. Una nang sinabi ni Interior Secretary Eduardo Anyo na hindi dumaan sa IATF ang guidelines ng DOTR na ibaba sa 0.75 meter ang physical distancing mula sa 1 meter. Ngunit itinanggi ito ng Transportation Secretary na si Arthur Tugade. Sa kaugnay na balita, muling iginiit ni na Health Secretary Francisco Duque III at Interior Secretary Eduardo Anyo na dapat pa rin panatilihin ang isang metrong distansya ng mga pasahero upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Sa press conference sa Campo Crame, naniniwala si Anyo na ang 1-meter distance ay non-negotiable bilang minimum health standard dahil batay ito sa pag-aaral at siyensya. Ipinaliwanag naman ni Duque na 81% ang tiyansang makaiwas sa virus kung ang layo ng tao ay nasa isang metro, 91% kung dalawang metro at 96% kung tatlong metro. Habang tataas pa ito kung sasampahan pa o sasamahan pa ng pagsusuot ng face shield at face mask. Mababatid na tinututulan ng ilang health experts ang pagpapababa sa physical distancing sa mga pampublikong transportasyon. 1530 Network Balita Alas 4. Sa kaugnay pa rin balita, hindi pinapatupad ng Philippine National Police Highway Patrol Group ang binawasang physical distancing sa mga pampublikong transportasyon. Gayunman, ipinahayag ni HPGNCR Director Police Colonel Wilson Doromal na sa panayam ng DZME 1530 na wala rin silang napansing pagdami ng mga pasahero, partikular sa mga bus kahit na pinagaan ang social distancing rule. Sa pag-check po namin dito po sa mga bus, ganun pa rin pa naman po yung dami. Hindi naman po talaga sobrang nadagdagan. Marami naman po tayong bus along EDSA.
Basta po, masunod po yung social distancing, lalo na po yung sinasabi yung 0.75, okay naman po. Iginiit ni Dromal na mas marami pa silang nahuhuling mga pasaherong hindi nakasuot ng face mask at face shield kumpara sa mga hindi sumusunod sa physical distancing. Kami po ay inatasan ng ating Directorate for Operations. Magkaroon po kami ng mga bus marshal dito po sa mga bus station. So sinicheck po yan. Tuwing humihinto sila, inaakit po natin yan kung may nag-violate po ng physical distancing, hindi pagsusuot ng mask, saka face shield. Observation po ng mga tao namin, ang nagiging violation lang, hindi po itong social distancing. Ang nagiging violation, ito pong hindi pagsusuot ng mask. At yung iba po, wala talagang dalang face shield. Tinitigitan po natin yung driver at kino-confiscate yung kanyang driver's license. Samantala, tiniyak ng HPD na mananatiling mahigpit ang kanilang pagbabantay sakaling payagan ng makabiyahe sa Metro Manila ang provincial buses. Higpitan po natin yung pagkuha ng temperature dahil baka mamaya may mga sintomas na sila, uuwi sila ng probinsya. Ibig sabihin, makakahawa pa sila doon. Kung may mga sintomas, yung mga commuters natin, ay maaaring dito na lang sila sa kanilang lugar upang mag-quarantine sila. Dapat higpitan rin po ng mga terminals. Ang tinig ni HPG NCR Director Police Colonel Wilson Dromal. CNE 1530 Network Balita, alas 4. Sa iba nating balita, kinumpirma ng LTFRB na mayroon ng 5 major integrated terminal na ginagamit noon ang maaaring gamitin ngayon. Sa laging handa press briefing, ayon kay sinabi ni LTFRB Chairman Martin Delgra na napag-usapan nila ang dapat na paghahanda ng mga lokal na pamahalaan para sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa mga terminals. Ilan sa 5 major integrated terminal na paglilipatan ng mga pasahero sa Karatig Lalawigan ay ang North Luzon Express Terminal, Cavitex Terminal, Santa Rosa Laguna, Valenzuela at Cubao. Ilan sa mga pinag-uusapan ay ang posibleng maging point-to-point na biyahe at pag-manage ng mga pasahero. Mahalaga rin na patuloy na magsuot ng face mask at face shield. Huwag kumain at makipag-usap sa loob ng pampublikong sasakyan. Samantala, kinumpirma pa ni Delgra na may marami ng pampublikong sasakyan ang bumabiyahe simula pa noong Lunes. So, usapin naman ng SAP o Social Amelioration Program, tiniyak nito na nasa listahan ng DSWD ang mga pangalan ng mga tsuper ng jeepney na mabibigyan nito. Subalit maghihintay na lamang umano na mabigyan sila ng ayuda. Muling ipinagtanggol ng Metropolitan Manila Development Authority ang paglalagay ng concrete barriers sa EDSA para sa bus lane sa harap ng pagkwestiyon ng umano'y pagdudulot nito ng aksidente. Sa panayam ng DZM 1530, iginiit ni MMDA General Manager Undersecretary Jojo Garcia na napakaliit na porsyento lamang ang naitalang concrete barrier-related accidents sa city buses at mga pribadong sasakyan. Noong una, ang dami pong kumapunta dyan. Sinasabi, delikado yung barrier. Pero nung pinakuha ko po yung numero, yung aksidente pong bus dyan, less than 10. Aha. Pero yung biyaheng nangyari dyan, more than 40,000 na mula nung June 1. 40,000 ang dumaan, less than 10 na aksidente. Eh, napaka 0.00 aksidente yan. Pagdating naman sa private vehicles, 100 ang aksidente dyan. Pero siguro mga 18 million trips na ang dumaan dyan sa 200,000 per day na average ng sakyan. Ang aksidente, less than 100. Binigyan diin ni Garcia na ang mga nangyaring aksidente sa concrete barriers ay kasalanan mismo ng mga driver. It's really the driver's error and overspeed. 80% po yan kung hindi nakainom, nagte-text. Kaya nga sabi namin, kung matinulang po ang drivers natin, hindi na namin lalagyan ng barrier yan. Yellow lane lang eh. Parang sa ibang bansa, pag may solid yellow lane, wala po pumapasok yan. Eh dito po natin, may barrier na tinatanggal. Sa kabila nito, sinabi ng MMDA na unti-unti na nilang pinapalitan o papalitan ng speed bollards ang concrete barriers upang mas matiyak ang kaligtasan ng motorista at mapabilis pa ang biyahe ng city buses sa EDSA. Yung ating po mga concrete barriers, unti-unti na natin pinapalitan yan, mga steel bollards, para at least mas maliit siya, no? At hindi masyado makaabala. Ang goal lang naman talaga natin dito, kung ano man maglagay natin dyan, is mapabilis ang takbo ng mga commuters. Kung dati yan, from Monumento to Moa, it will take you more than 3 hours. Ngayon po, 1 hour, 1.5. So meaning, yung turnaround ng bus natin, mas madami, mas marami, mas mabilis. Ang tinig ni MMDA General Manager Undersecretary Jojo Garcia.
Alas 4:19 sa ibang balita, nagpositibo sa coronavirus disease si Gabriela Women's Party Representative Arlene Brosas. Ayon kay House Secretary General Attorney Jose Luis Montales, si Brosas ang ikasampung miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso na tinamaan ng COVID-19, habang ito na rin ang ika-75 na kaso ng COVID-19 sa mababang kapulungan ng Kongreso, kung saan meron lang 5 active cases. Wala naman itong ibinigay na ibang detalye kaugnay sa kalagayan ni Congresswoman Brosas. Una nang tinamaan ng virus sina Juan Pacman Party List Representative Eric Pineda, Cavite Representative Luis John Ferrer IV, Deputy Speakers Mujib Hataman at Johnny Pimentel, Bulacan Representative Henry Villarica, Sulu Representative Samir Tan at Northern Samar Representative Paul Daza. Habang namatay naman sina Senior Citizen Party List Representative Francisco Datol Jr. at Sorsogon na Congresswoman Ditas Ramos matapos na magpositibo sa COVID-19. 4:20 ng hapon, naglaan ang gobyerno ng 89.1 million pesos na pondo para sa solidarity trial ng World Health Organization sa bansa para sa COVID-19 vaccine. Sa online forum, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Velhere na kukunin ang inaprubahang pondo sa Department of Science and Technology. Ayon kay Velhere, 34 na potential vaccine ang pinag-aaralan ng WHO na maaaring isama sa gagawing solidarity trial. Inaasahang magsisimula ang trial ng WHO sa buwan ng Oktubre. Una nang sinabi ng DOST na bibigyan ng compensation ng mga lalahok sa solidarity trial kabilang ang food at transportation allowances. CME 1530 Network Balita, alas 4. Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon na humihiling sa gobyernong magsagawa ng COVID-19 mass testing, epektibong contact tracing, isolation at treatment sa mga pasyente. Sa resolusyon ng Setyembre 1, sinabi ng Supreme Court en banc na bigo ang mga petitioners na ipakita na may karapatan sila para sa extraordinary writ of mandamus. Hindi kinatigan ng Supreme Court ang petisyon nang hindi inuobliga ang mga opisyal na gobyerno na magbigay ng komento. Giit ng katastasang hukuman, trabaho ng korte na sabihin kung ano ang nasa batas at hindi ang pagsabi sa ibang branch ng gobyerno kung ano ang dapat na trabaho ng mga ito. Kabilang sa mga petitioner ay ang iba't ibang medical frontliner o frontliner sector, public utility drivers at iba pa. Mababatid na nakapaloob sa naturang petisyon na ang mass testing ay pagsusuri sa lahat ng suspected cases, mga nakasalamuhan ng probable at kumpirmadong kaso, frontliners at mga itinuturing na high risk o vulnerable. Sa iba nating balita, target ng Department of Mental Health ang na makapagpalabas ng 30 lecture episodes sa TV kada linggo bilang bahagi ng ipatutupad na distance learning. Sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture, sinabi ni DepEd Director Abram Abanil na magtatagal ang bawat episode ng 20 minutes na may kasamang 5 minutes breaks. Iiere ang lecture episode simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ayon kay Abanil, plano ng DepEd na umabot ng 220 episode kada linggo ang may palalabas sa Enero taong 2021. Kabilang ang mga partner channel ng ahensya sa pag-iere ng lectures ang IBC 13, PTV4, Solar TV, Planet Cable, Cable or Philippine Cable, and Telecommunications Associations at Signal TV. Mababatid na iniurong ang pasukan para sa school year 2020-2021 sa October 5 ngayong taon. Worst is over! Yan po ang naging pahayag ng Palasyo ng Malacañang kasunod ng lumabas na resulta ng Social Weather Station na 57% sa mga Pilipino ay naniniwala na mas lalala pa ang sitwasyon sa COVID-19 pandemic. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, naiintindihan ng palasyo ang pagiging negatibo ng mga Pilipino dahil sa hirap na dinaranas dulot ng health crisis. Sabi pa ni Roque na maaari nang ipagpatuloy ang pamumuhay basta't ingatan ng kalusugan sa pamamagitan ng hugas, mask at iwas. 4:24 ng hapon, maraming mga gobernador ang ayaw pumayag na makapasok ang provincial buses mula Metro Manila tungo sa provincial boundaries sa kanilang mga lugar. Ito ang inuulat ni LTFRB
Chairperson Martin Delgra na the third sa laging handa press briefing. Sinabi ni Delgra na mula sa 81 mga probinsya, 4 lang ang mga gobernador ang pumayag na papasukin o buksan ang kanilang provincial bus route galing sa Metro Manila. Karamihan sa mga ito ay on limited capacity. Sa kabila nito, patuloy umano ang kanilang pakikipag-usap upang madagdagan pa ang bilang ng mga provincial buses galing Metro Manila papasok sa mga probinsya. Tuloy pa tayo mga kaibigan sa ibang balita. Inaasahan na ng Palasyo ng Malacañang na walang magandang sasabihin si Vice President Lenny Robredo sa Administrasyong Duterte. Kasunod ito ng pagpuna ng pangalawang pangulo sa COVID-19 response at akusahan ang gobyerno na walang sense of urgency. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, tanggap na ng tao na walang sasabihing positibo ang Vice Presidente sa administrasyon bilang leader ng oposisyon. Sinabi pa ni Roque na maaari pang sabihin ni Robredo ang lahat ng negatibo kaugnay sa administrasyon, ngunit mananatili ang suporta ng taong bayan kay Pangulong Rodrigo Duterte. Wala nang una nang itinanggi ng palasyo ang obserbasyon ni Robredo na walang malinaw na direksyon ang pamahala kung ano ang at kung paano masusugpo ang COVID-19 pandemic. 1530 Network Balita, alas 4. 4:25 ng hapon, welcome sa Department of Health na hindi kasama si DOH Secretary Francisco Duque III sa mga inirekomenda ng task force na sampahan ng kasong administratibo at kriminal kaugnay ng korupsyon sa PhilHealth. Sa virtual press briefing, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na nagpapasalamat ang DOH kay Pangulong Rodrigo Duterte para sa patuloy na pagtitiwala kay Duque. Ayon kay Vergere, mas panatag na ang kanilang pagtatrabaho dahil dito. Giit pa ni USEC, mahirap magpalit ng liberado o lederato sa gitna ng pandemya. Ngunit una nang sinabi ng Department of Justice na posibleng madagdagan pa ang mga masasampahan ng kaso kaugnay ng anomalya sa PhilHealth. Si Duque ang tumatayong chairman ng PhilHealth Board. 1530 Network Balita, alas 4. Sa iba nating balita, magsisilbing legal counsel ni na dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, dating Ombudsman Conchita Carpio Morales, retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio sa kaugnay sa inihaing criminal case sa International Criminal Court laban sa China. Sa isang online forum, inanunsyo ni Del Rosario na pumayag na si Carpio na maging counsel o abogado ng kanilang ICC case kaugnay sa umano'y illegal na pag-angkin ng China sa mga isla ng Pilipinas sa West Philippine Sea, panghahara sa mga mangingisdang Pilipino at pagsira sa marine resources ng Pilipinas. Kaugnay niyan, giniit ni Del Rosario na nakatakda silang magsumite ng mga karagdagang impormasyon at ebidensya sa ICC. Kampante rin ang dating DFA Secretary na magkakaroon ng matibay na batayan ng ICC upang ipagpatuloy ang paglilitis ng kaso. Sakaling umusad na ang criminal case, sinabi ni Del Rosario na maaaring magpalabas ng arrest warrant ang ICC laban sa kay Chinese President Xi Jinping at Chinese Foreign Minister Wang Yi. Maaari silang magpagbawalan na pumunta sa ICC state parties gaya ng bansa sa Europe o mga bansa sa Europa. Kaugnay pa rin diyan, hinimok ni Del Rosario ang mga katabing bansa ng Pilipinas sa Southeast Asia na magsampa na rin ng kaso sa ICC kung nakararana sila ng pangaharas sa kamay ng China. 1530 Network Balita, alas 4. Update naman sa PAGASA, patuloy na tinatahak ng Tropical Storm Leon ang kanlurang bahagi ng West Philippine Sea habang inaasahang lalakas sa Severe Tropical Storm Category sa loob ng 24 oras. Sa update ng PAGASA, huling namataan ang mata ng bagyo na sa layong 330 kilometers ng west-northwest ng Coron, Palawan. Taglay ito ng lakas na hanging aabot sa 65 kilometers per hour at pabugsong aabot sa 80 kilometers per hour. Kumikilos ito pa west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Napalakas din ang bagyong Leon ang northwest monsoon sa habagat na nagdadala ng katamtamang hanggang malakas na pag-ulan sa Aurora, Palawan, Mindoro Province at Western Visayas. Mahina hanggang katamtamang pag-ulan naman ang mararanasan ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Metro Manila, Calabar Zone, Bicol Region, Mindanao at nalalabing bahagi ng Central Luzon, Mimaropa at Visayas.
Inahasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Leon bukas ng umaga. CME 1530 Network Balita, alas 4. Bahagyang tumaas ang antas ng tubig sa Angat Dam ngayong araw ng Miyerkules matapos ang pag-ulan kahapon dahil sa bagyong Leon. Sa update ng pag-asa, umabot sa 176.50 meters ang level ng tubig sa Angat Dam, mas mataas ng 0.30 meters mula sa dating 176.20 meters kahapon. Maliban sa Angat Dam, umakyat din ang antas ng tubig sa Ipo Dam, Lamesa Dam, Binga Dam, Pantabangan Dam at Kaliraya Dam. Habang bahagya namang bumaba ang water level sa Amboklao, San Roque at Magat Dams. Una nang nag-abiso ang pag-asa sa publiko noong unang mga araw ng Setyembre na magtipid sa tubig dahil sa patuloy pa rin na pagbaba ng antas ng tubig sa Angat Dam. 1530 Network Balita, alas 4. 4:30 na po ng hapon, atin na pong dakuhan ang balitang Ibayong Dagat. Mga gumaling sa COVID-19 sa buong mundo, makyat na sa 20 million. Balitang Ibayong Dagat. Balitang Ibayong Dagat. Ang detalye mula kay Camille Lee. Umakyat na sa 20 milyon ang bilang ng mga gumaling sa coronavirus disease sa buong mundo. Sa datos ng Tracker Johns Hopkins University, kabuuang 20,078,000 na ang mga nakarecover sa COVID-19 mula sa halos 200 bansang tinamaan ng virus. Nangunguna ang India sa may pinakamaraming gumaling sa COVID-19 na umabot na sa mahigit 3.9 milyon. Pangalawa ang Brazil na may 3.8 milyon, pangatlo ang US na may 2.4 milyon, pang-apat ang Russia na may 881,000 at panglima ang Cambodia na may 607,000. Umabot naman na sa mahigit 29.4 milyon ang mga nagpositibo sa COVID-19 sa buong mundo, habang 933,000 na ang mga namatay. Balitang Ibayong Dagat para sa Network Balita, alas 4. Ako si Camille ng DZM 1530, una sa kanan ng himpilang may paninindigan. CME 1530 Network Balita, alas 4. 4:31, puntahan natin ang balita sa kalakalan. 95.7% ng 4.1 trillion 2020 national budget na ilabas na ng DBM. Balitang kalakalan. Balitang kalakalan. Gastos na ba ito? Alamin natin sa ulat ni John V. Sabat. Nailabas na ng Department of Budget and Management ang 95.7% ng 4.1 trillion pesos 2020 national budget sa loob ng 8 buwan. Ayon sa DBM, kabuuang 3.92 million pesos na ang nagamit ng gobyerno, mas mataas kumpara sa 91.4% sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Dahil dito, mayroon na lamang 221.38 billion pesos na pondo ang gobyerno para sa natitirang ilang buwan ng 2020. Sa kasalukuyan, tinatalakay pa ng Kongreso ang proposed 4.5 trillion pesos national budget para sa taong 2021. Mas mataas ito ng 9.9% kumpara sa national budget ngayong taon. Balitang kalakalan para sa Network Balita, alas 4. Ako si John B. Sabat ng DZME 1530, una sa kanan ng himpilang may paninindigan. DZME 1530, Network Balita, alas 4. Thank you, John V. Zabat. Sa balitang palakasan, Denver Nuggets pasok na sa West Finals matapos ma-upset ang LA Clippers sa Game 7 ng West Semis. Balitang sports. Ang detalye mula kay Harley Valbuena. Na-upset ng Denver Nuggets ang Los Angeles Clippers matapos silang manaig sa Game 7 ng kanilang Western Conference Semifinal Series. Sa laban na ginanap sa NBA Bubble sa Disney Resort sa Orlando, Florida, natapos ang laro sa score na 104-89 at nanguna para sa Nuggets si point guard Jamal Murray na kumamada ng game high 40 points at 6 na 3-pointers. Nagtala rin ng triple-double 16 points, 22 rebounds at 13 assists si All-Star center Nikola Jokic at tig 14 points kina Gary Harris at Jeremy Grant. Tapwa inalat naman ng mga laro ni na reigning finals MVP Kawhi Leonard na gumawa lamang ng 14 points at 10 points kay Paul George. Pasok na sa West Finals ang Denver at makakaharap nila ang Los Angeles Lakers. Samantala, nakuha ng Miami Heat ang unang panalo sa East Finals matapos matakasan ang Boston Celtics sa Game 1 na umabot sa overtime. Sa score na 117-114, nanguna para sa Heat si point guard Goran Dragic na gumawa ng 29 points
at 18 points kay center Bam Adebayo, kabilang na ang game-winning block sa last second dunk ni Celtics forward Jason Tatum. Vital Sports, para sa Network Balita alas 4, ako si Harley Barbrena nagulat. Para sa DZME 1530, unsa kanan ang ipilang may panindigan. DZME 1530, Network Balita, alas 4. 4:34, sa ating health news, mag-asawa o couple na nag-aalaga ng aso, aba, natuklasan daw pong matibay ang relasyon ayon sa pag-aaral. Balitang kalusugan. Kahit anong aso kaya ito. Miss Jo, magandang hapon. Yes, magandang hapon sa iyo, Sir Ed. Alam mo bang nakapagpapatibay daw ng relasyon sa mag-asawa o mag-partner ang pag-alaga ng aso? Aha. Batay sa survey na isinagawa ng Rover.com, mas tumatagal ang isang relasyon kung ang dalawang tao ay may alagang hayop. Mm-hmm. Sa isinagawang pag-aaral, natuklasan na 60% ng mga dog parents ang nagsabing mas tumibay ang kanilang relasyon simula na magkaroon sila ng aso. Sa paliwanag ng mga eksperto, ang pag-aalaga ng aso ang nagbibigay ng oras sa dalawang magkasintahan upang magkaroon ng quality time together. Inihayag rin ng mga respondents na pagkakaroon ng pet ay kinakailangan ng teamwork at tiwala na siyang kailangan din sa isang relasyon upang tumibay at maging matatag. Paya namang eksperto, para sa mas matibay na relasyon, umpisahan ang mag-alaga ng aso ngunit maging isang responsible pet owner. Balitang kalusugan para sa Network Balita alas 4. Ako po si Joe Mariano ng DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. DZME 1530 Network Balita alas 4. Agree ka ba doon? Paano yung mga single na mahilig mag-alaga ng aso? Hindi. Pagka kasi ang relasyon is boyfriend-girlfriend pa lang, mm-hmm, talagang sweet yan. Opo. Talagang hindi sweet maubos yan. Ang kahit hindi, kahit kuto ang alagaan ninyo, sweet kayo yan. Sa mga first three years, ganyan. Anyway, mga kaibigan, dakuhan natin ang balitang showbiz. Balitang showbiz. Ano, bit-bit mo, Miss DJ Josa? Eto na nga, sir. Aminado si Ann Curtis na namimiss niya ang pag-arte. Makaraang manatili sa Australia simula pa noong December 2019. Kasabay nito ay isiniwalat din ni Ann na may mga proyekto na ang Viva Films na naka-line up kung saan sisimulan sa oras na magbalik Pinas ito. Gayunpaman, wala pang binibigay na detalye ang aktres kung kaugnay ng movie na kanyang gagawin, ngunit tiniyak nito na magandang proyektong ibibigay sa kanya. Sa ngayon, nais pa ng aktres na manatili muna sa Australia upang makasama ang pamilya, lalo na ang anak na si Dahlia Amelie. DZME 1530 Network Balita alas 4. Thank you, Miss DJ Josa. So may anak na pala si Ann Curtis. Kakapanganak lang niya. Oh, ang bilis, ha? Di ba? Parang naalala ko, kinasal siya tapos may anak na pala. Opo. Galing. May alaga kaya silang aso? Tanungin nga natin kung tatagal ba itong mga to. Peter. Alas 4:37 na po ng hapon. Wow, ang aga natin ngayon, ha? Heto na po ang case bulletin number 186. Mula po sa Department of Health, ito po yung mga bagong figure or numbers para ho sa binabantayan nating COVID-19 cases sa bansa. Sa ngayon, meron tayo, malaki-laki na naman. Diba ganyan, sir? Nag-average tayo sa ganyan tapos babawasan yung distance, physical distancing. Alam mo, bago yan, ano? Yung sinasabi mo, physical distancing. Ako nakakatanggap ng advisory. Mm-hmm. From NTC. Kasi may batas na pagka may mga advisory ang gobyerno, ang mga telcos ay required silang i-distribute ito. Ito. Ang nakalagay doon, DOH, bida, distansya. Opo. Sabi niya, ayaw nilang baguhin yun. Na ganun pa rin ang ano. Yun pa rin ang sinisend nila. And yet, ito namang DOTR, abay, gusto ay bawas distansya. Opo, at parang naninindigan na sila sa ganoon. No, hango daw sa matinding pag-aaral, Mariosi. Pwede namang umamin, wag nang isipin yung pride. Kung alam naman na medyo palyado, ibalik na lang sa dati. Totoo, ha? At saka wag kayong mag-experiment po, ha? Makinig tayo sa mga eksperto. So ayan na, ilan ang nadagdag ngayon, Miss Jane? Nadagdagan po ng 3,550 ngayong araw. Kaya ang total COVID-19 cases po natin ay 272,934. Mm-hmm. And out of that number, 60,344 po niyan ay active cases pa. Marami pa rin talaga. Habang yung naka-recover natin ay umabot na rin po ng
207,858. Dahil ang nadagdag ngayon sa mga gumaling ay 524. So, nakakonti. Compare mo sa 3,500. Butal lang, oh, nung 550. Mm-hmm. Hmm? Habang ang, namatay natin, may nadagdag na naman tayo, Ms. J. Sa marami-rami pa rin to. 69 po. Nako, Diyos ko po. Kaya, ang senior citizen niya, 69. 69, oo. Mm-hmm. Kaya ingat pa rin. So, sa kabuuan, 4,732 na po ang buong namamatay. Total bilang, deaths natin. Bilang ng mga namatay po dahil sa COVID-19. Ay, ingat-ingat pa rin po, ha? Kaya yung mga nanonood po sa atin, ay dapat ingat-ingat po tayo. Pero Miss J, sino na yung mga nanonood sa ayun, atin, ha? Siyempre, walang puklat na ano. Walang palya. Palya, hindi nang absent to. Si Sherwin Marcowi, binabati tayo ng good afternoon. Gandang hapon. At ayan, labi niya, ha? 1-0 na po, Miami Heat versus Boston. Updated. Ah. Tama, 1-0 na nga. Pero nagulat ako doon sa ano sa Denver versus LA Clippers. Opo. Alam mo ba na 3-1 na 'yan, 'di ba? Tama, 3-1 na 'yan, ha. Nakahabol pa. Nakahabol pa yung Nuggets. So ganun talaga. Clippers pa naman ako. Huwag mawawala ng pag-asa. Tama 'yan. Sir Nemesio Domingo, good afternoon. Si Mami Digna Aureliano Horado, good afternoon daw sa atin. Gandang Diyosa at Sir Ed Sarto. And si hello daw Sherwin Marcowi, good PM, happy watching daw. Ayan at syempre binabati din po siya ni Sherwin. Si Uncle Rudy de la Cuesta dyan sa Athens, Greece, bumabati din sa atin, God bless daw po. Si Miss Marisol Mariano ng Japan, ayan, listening again. Domo arigato. Ayun, kilalang kalalakanan neto ni Miss Marisol Mariano. Good afternoon, ma'am. Ayan, and yung iba kasi dyan pasaway, matitigas ang ulo mula kay Mami Digna. Ayan. Dami ho nila. Marami. Ayan, happy watching po kay Uncle Rudy mula kay Mami Digna at si Linda Toon. Hello daw, madam. Oy, magandang mabuhay. Hapon. Ito naman si Linda Toon, isa sa mga nanay ng mga may cerebral oy, palsy. Talaga, ha? Ito yung mga one of the recipients. Yes po. Nung konting tulong na ipinamahagi po ninyo. Ha? Marami ba sila? 20 plus po sila. Mm-hmm. At karamihan hindi nakarating dahil ang hirap po ng transportasyon. At saka hindi pa pinapayagan yung mga ganong bata lumabas. Totoo yan. Very risky. Totoo. Pero ang maganda po noon, maganda yung group nila kasi dadalhin doon sa mga bahay-bahay na lang. Magsasakripisyo yung leader. Oh, very good. Sana, ayaw kong sabihin, lumaki pa yung grupo ninyo. Dahil ibig sabihin, may mga may anak silang. Oo, oh. Na ganun ang sitwasyon. Sana lang, maging maayos po kayo, ano, at gumaling. Wish at natin, gumaling sir, pa rin ng mga kasi yan. May isang bata na nagpaalam. Kasi very limited yung age ng mga ganun eh. Mm-hmm. Kaya sobrang pagmamahalang binibigay nila. Kaya condolences pa rin dun sa batang na nagpaalam kahapon. Ako, Diyos ko po. Danny Mario, magandang hapon sa iyo. At you're welcome po, Sir Ed, sabi ni Maricel Mariano. Salamat, ma'am, ha? Salamat po. Ako magpapasalamat sa walang sawa ninyong pagsuporta sa lahat ng programa po dito sa DCME. 1530 Network Balita, alas 4. Alas 4.42 po ng hapon. Muli po natin balikan ang ating mga headlines. Pangulong Rodrigo Duterte, magpapasya bukas kaugnay ng pagbabawas sa physical distancing sa mga pampublikong transportasyon. Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, nagpositibo sa COVID-19. Gobyerno naglaan ng 89.1 million pesos para sa WHO Solidarity Trial ng potential COVID-19 vaccine sa bansa. DepEd target na makapagpalabas sa TV ng 130 lecture episode kada linggo para sa ipatutupad na distance learning. Tropical Storm Leon inaasahang lalakas pa habang papalabas ng bansa. Sa balitang ibayong dagat, mga gumaling sa COVID-19 sa buong mundo umakyat na sa 20 million. Sa ating kalakalan, 95.7% ng 4.1 trillion pesos 2020 national budget na ilabas na ng DBM. Sa palakasan, Denver Nuggets pasok na sa West Finals matapos ma-upset ang LA Clippers sa Game 7 ng West Semis. Sa ating kalusugan, nating nalaman ng couple, mag-asawa o mag-jowa na nag-aalaga daw po ng aso ay natuklasan na mas matibay ang relasyon ayon yan sa pag-aaral lang. At sa showbiz, actress Ann Curtis muling gagawa ng pelikula sa sandaling magbalik Pinas.
At yan na po mga kaibigan ang naging kalipunan ng ating mga balitang itinampok ngayong hapon sa ating DCME 1530 Network Balita alas 4. Mga balitang tinipon at sinipi sa bulwagang pambalitaan ng DCME 1530. Sa pangalan ng ating mga news writers, Camille Lee kasama si Harley Valbuena. At syempre ang ating news director, Miss Jamie Quinto. Ang ating executive producer, Miss Jo Mariano. Ating mga kaagapay sa technical side, dito po sa studio, Engineer Willie Katibo. At sa ating IT department, John V. Zabad. Sa ating transmitter dyan sa Obando, Bulacan, syempre kung wala sila, hindi rin tayo maririnig. Ha? Engineer Rapitan. Kasama si Engineer Arsenio Susvilla. Maraming salamat din sa ating mga nakagapay sa DXBC 99.1 Radyo Gugma FM sa Tandag City, Surigao del Sur. At syempre pa dyan sa DYAS 106.1 Like FM, Maasin Southern, Leyte. DW City 1557 Radyo 1 Legazpi. Syempre dito sa ating punong himpilan, DZME 1530. At tayo rin ay napapanood worldwide sa pamagitan po ng DZME live streaming at ng DZME Facebook Live. By the way, meron nga po palang apat na ang sinasabing namatay sa isang helicopter crash diyan po sa Basilan, ano? So, tingnan natin kung anong detalye niyan, ha? Anong klaseng chopper na bumagsak na ito. Sana, wag naman yung military chopper or police chopper natin, PNP chopper natin, ano? At yan na po mga kaibigan, ang kabuuan ng ating mga balitang itinampok ngayong hapon sa ating DCME 1530 Network Balita alas 4. Sa pangalan ng ating manakaagapay, ako po si Ed Sarto. Maraming salamat. Ako po si DJ Josa. Antabayan na po. Siyempre, mag-aalas 5 na. Apo. Siyempre, programang Serbisyong Bayan ni Tatay Rani Ludovica. Magandang hapon po sa inyong lahat. DZME 1530 Network Balita alas 4. Inyong napakinggan ang mas pinalakas, pinalawang, totoo at dekalidad na balita ng pinagsanib puwersang DZME Beams Manila and Affiliate Station. Ito ang Network News, Alas 4 Balita.